si Father Flaviano Villanueva ay isang pari po na founder ng program Paghilom. Okay, program Paghilom. Alamin nga natin, meron ng sinasabing binuo na task force para imbestigahan itong mga patayang nangyari kaugnay sa war on drugs ng Duterte administration noon. So alamin natin ho kay Father Villanueva. Maraming salamat po, Father. Good morning. Magandang umaga po, kabayan, at sa ating mga kaibigan, kapatid na sumusubaybay. Po, anong reaction nun ninyo dito na si Secretary Jesus Remulla, Crispin Remulla, ay nag-utos na sa pagbuo ng isang task force na binubuo naman ng mga prosecutors at ng NBI para imbestigan itong mga extrajudicial killings? Para magsagwa sila ng case build-up. Opo, maraming po salamat at sumasaludo po tayo. Winawelcome po natin ang ganyang pagkilos ng ating magiting na sekretary. Hinggil sa hindi kaalaman ng karamihan, ay noon pa man nung ako'y nagkaroon ng pagkakataon na makapanayam ang sekretary, ay nagsabi na po siya kung ano man ang aming hinaing pangangailangan tungkol sa paghanap ng katarungan, ay bukas po ang kanyang tanggapan. Ayuhoy! Meron na po kaming sinangguning kaso sa kanya mga noong isang taon pa ho. Pero ito'y formal. Formal na ginawa niya at wina-welcome pa ho natin ng mas matingkad. Ilang kaso ho yun, Father? Ang pamilya po na kinakapitan natin ay 312 sa kasalukuyan. Ngayon, ang may active na case o cases would be at least kasama yung mga falsified na death certificates. Paanong falsified o? Ito po yung nakalagay sa death certificate imbis na fatal gunshot wounds ang cause ng death. Oh. Ay nakalagay ay hypertension, TB, at... Ayun pala sinasabi po ni dating Pangulong Duterte na yung iba naman doon ay hindi napatay sa pamagitan ng baril, ng bala, kundi yung may sakit. Nagsisinungaling po siya doon. Ah, ganun ba yun? Opo, dahil patunay po, batay din sa autopsy? Scientific autopsy ni okay. Dr. Raquel Fortun. Oh, Fortuna. Ay tama po ng bala ang kanilang kamatayan. Ay pala sinasabi pati ng mga polis na may sakit, yung ibang nandun sa mga namatay, bakit sinasama? Parang ganon. Totoo po. Sa akala nyo, Father, madaragdagan pa yan? Madaragdagan pa ho. Dahil ang bilang nga po ng PNP ay 6252. Ang bilang po ng ating mga magigiting na Human Rights Watch at batay sa mga salaysay ay nasa 30,000 po ang pinakay. Wow! Ang layo ng Ang layo malayo po. Ang figure, malayo po ang bilang. Malayo so, po inisip ninyo, Father, ngayong kayo ay aktibo dyan, lalo na kung may mangyayari sa kaso, mas marami pa magre-reklamo. Kasi hindi na daw nagre-reklamo sila dahil alam nila, wala din naman mangyayari. Totoo po yun, kabayan. Lalo na sa ngayon, sinasabi nila Bato, sinasabi nila Duterte, bakit hindi kayo magsampa ng kaso? Kanino kami magsasampa? Unang-una ang ombudsman ay appointed ng dati Pangulo. Okay. Diba? Oh. So, hindi... So, iniisip ninyo na hindi gagalaw? Sa Office of the Ombudsman? Totoo po. Okay. Totoo po. Pati rin ang mga nanay ay magsasampas, hihingi sila ng spot report, police report. May kasamang takot ho ng mga police na kilala nilang kasangkot o nakita nila doon sa crime scene. So, okay. Ang mga nanay mismo, ang mga kamag-anak, ay umaatras sa ganitong usapin na pagsasampa ng kaso. Po. Father, meron ba kayong kaso na ang involved na tao ay may kaya o kilalang pamilya? Sa hanay po ng 312 ay wala po, kabayan, sapagkat ang mga inabot at ang mga lumapit po sa akin since 2016 at karamihan din po ng mga biktima o biniktima ay mga nasalaylayan po. Okay. So, maaring madagdagan pa ito, dumami pa kung sakasakali.
ang ating pong programa ay walang patid ho na humihikayat at patuloy nagbibigay ng 7 Saturdays ng Psycho-Spiritual Intervention, which is the core competency of the program. At ito po ay nagsimula ng 2016, nagpatuloy ng pandemya, at hanggang sa ngayon po, meron po tayong batch 20 na binubuo. Okay. So yung hamon sa inyo ni Senator Ronald De Rosa na ba't hindi kayo magsampa ng kaso, eh gagawin ninyo ngayon dahil pwede na, wala nang takot. Titingnan po natin ang panahon at ang patuloy na pakikipagtulungan. Ah, okay, okay. Sa usaping pagsasampa ng kaso, mangyayari po yan kung hindi man bukas. Basta ho, magagana po ang pagsasampa ng kaso. Tsaka isa ho siya sa planong kasuhan din. Okay, okay, okay. Kayo ba'y humarap na ho sa Quad Committee ng House? Umarap na po, pero hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon. Bukas po ay may imbitasyon ako. Okay, okay. At plano ko pong sumipot bukas. Okay. So, Father, maraming salamat po at good luck. Salamat po, kabayan. More power po. More power din po. Ingat po si Father Flaviano Villanueva, SBD, at founder ng Program Paghilom. Siya ang tumutulong para sa mga naging biktima ng war on drugs ng Duterte administration noon. Tumayan! Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan!